Maglilinis ako ng kulungan ng mga daga. At sasagutan natin ang ibang mga comments. Saan nga ba ako nakakabili ng mga kusot? Nakakabili ako ng kusot sa mga furniture shop. Ito yung mga palutsina. Mas mahal kasi sa mga pet shop. Importante, kapag maglilinis ng kulungan ng daga, dapat nakamask ka kasi maalikabok ang kusot. At makakaiwas na rin tayo sa hantavirus, leptospirosis, at iba pa. Bali yung hantavirus, wala namang cases sa Pilipinas, sa ibang bansa lang. Yung leptospirosis ay yun sa mga ihi at dumi ng daga. Kailangan natin maghugas ng kamay lagi after maglinis. Kaya lagi panatiliing malinis ang enclosure at racks ng mga daga. Ito ang setup ko ng breeder rats, 3 females and 1 male. Kapag buntis na ang female, tinatanggal ko na ang male. Para magka-space sila. Ito, ano nga ba gagawin natin kapag may mga anak na ang mice natin at need na natin sila linisan? Ito, nag-comment si Simsimi, pwede ko po ba palitan ang beddings ng mice ko kasi may baby na sila, ang dumi na po kasi. Yes, pwede natin palitan ang beddings. Basta ganito na kalaki ang mga pinkies, siguro mga 1 or 2 days, pwede na natin sila palitan. Ang ginagawa ko pang isang technique, nagsasama ako ng lumang kusot nila at doon ko sila nilalagay. Para sila mga gummy bears. Ganun ulit gawin natin. Maglagay tayo ng lumang kusot sa pinkies.
buntis na ang isang female ko. Every week nga pala ako nagpapalit ng kusot. Ito naman yung mga wind to small rats. And puro female sila lahat. Ito, hindi ito dagang bahay. Dagang kosa pa rin siya, pero ang kulay niya lang ay kamukha ng dagang bahay. Agouti ang tawag sa kanila. Agouti coat, agouti jean, or yung color nila. Minsan pag pinaris mo yung dalawang puting mice, may lalabas silang babies na
agouti or yung parang brown or yung mukhang dagang bahay na pinkies. Ito, comment ni Reyna Lynn Kaimoy. Hello po, ask ko lang, nanganak na po kasi may dagang costa ko at hiniwalay ko po yung lalaki. Baka kasi kainin ng baby niya. Tama po ba ang ginawa ko? Sa akin naman, di ko na hiniwalay. Hinahayaan ko lang sila. Basta, laging may tubig, laging may pagkain. Dapat hindi mawawalang kasi kapag gutom sila, ang kakainin nila, yung pinkies nila. Ito naman yung mga male rats or lalaking rats. Hinihiwalay ko sila sa female kasi baka magka-baby sila at mahulog dito sa cage. Shoutout pala kay Cherry Jimenez. Ito na yung part 2, yung linis cage. Refill ng mga water bottles nila.